Hi bros, and welcome to another edition of the Bro Show. At ngayon medyo malungkot tayo, bro, ha? Ano kasi, 'di ba? It was announced already on nabalitaan na 'yan, nabalitaan na siguro nilang lahat, no? Oo, in-announce na eh, 'di ba, ng isa sa mga member na ano na talaga kasama sa grupo. Alis na. Alis na. Oo, kaya talagang malungkot eh. Ganun talaga. Siya pa naman yung pinaka-bosses ng grupo. Oo. Siya yung pinaka-leader, eh, no? Parang hindi kumpleto talaga pagka wala siya. Kulang, kasi pag grupo, hindi pwede yung parang pag may natanggal na isa, parang bitin na, di ba? Kung may nawala naiyak na isa. Naiyak ako eh. Naiyak ka ba? Oh, ako, yung parang life will never be the same again. Okay. Talagang sobra ako affected. Talagang hindi na kumpleto One Direction, bro, eh. Oo nga, malana. Malana. Talagang ewan ko ba? Oh. Bakit? No? Ano kala nila? Kala nila dahil dalawa tayo, pinag-uusapan natin si Miko. Ay, hindi. Si Miko, kasama pa namin. Nandyan lang yun. Okay. Pero, siguro, makikita nyo rin siya pakalat-kalat at I wouldn't be surprised if he actually went to, baka siya nag-apply para sa spot ni Ang Zane. Ang kapal na mukha naman. Mag-a-apply siya para doon, no? Pero, affected talaga, marami umiyak. May mga, katulad ng mga songs nilang, ano ba yung favorite song mo ng One Direction? Ha? Ano mga songs nila, hindi ko alam yung mga kanta nila eh. Ikaw, meron ko alam? Ano mga kanta nila? Meron. Ha? Jingle ko yun eh. Kalimutan ko na. Tingnan mo yung Walkman mo. Ano? Wala ba? Ha? Okay, huwag na natin. Pag-usapan na lang natin yung kung saan tayo may alam, basketball. Yeah. Okay. Yeah, okay. Yeah, ngayon, yeah. Social media, controversial rin yung laro ng Rain or Shine tsaka Hinemo. Nako? Na naman. Oo, na naman. Parang wala pang one week na dumadaan, controversy, na ulit na naman. Pag nagharap talaga yung dalawa, talagang walang nangyayari. Kaya ito, hindi tapos na yung laban, pinag-uusapan pa rin. Wala na ngang oras eh. Wala nang oras, tapos pinag-uusapan yun pa rin. Yun na nga nangyari, wala nang oras. Sabi nila, yung shot clock violation, okay, yung na-layup yan ni Jeff Chan, pagkaagaw niya kay Dunnigan, tapos yun ang marginal basket. No? Mm-hmm. Kaya naging controversial yan, dahil sabi nila, yung iba sinasabi, ano na raw, may violation na raw. Eto yun, eto na yung agaw. Ayun, tumigil na lahat except si Jeff Chan. At yan na nga, with 5 seconds remaining, lumamang na sila. Ito, slow motion, ha? Slow motion. Kita niyo yung shot clock doon sa taas. Zero na eh. Hindi, meron po. Yun. Ayun na, umilaw na. Okay, tingnan natin, ha? 9.4, wala. Ano naman yan, game clock yan eh. Pero ito, yan, pagkasundot. Tingnan mo yung light. Yan, umilaw na. Okay. At pinatuloy nung referee. Ha? Pinatuloy nung referee yung laro. Galing pa sa labas si Jeff. Isa pa yun. Uh-huh. Isa pa yung contention. Okay? Kung naka-establish na raw yung paa niya inside the playing court. Ha? And that proved to be crucial. Yeah. But I think, sinanction na ng PBA, yung referee involved. Yes. So it was a blown call, apparently. Because kailangan, you have possession para mag-reset yung shot clock. Yes. Or para hindi pumutok yung buzzer. Uh-huh. So, pero meron yung mga pictures na pinakita na nakailaw yung light dun sa backboard. Tapos yung table officials, 24 seconds naka... Nakaganon. But according to Perry Martinez, yung technical consultant ng PBA, meron raw authority or discretion yung referees to overrule the table. Uh-huh. Pwede yun. Kung sa feeling nila, sa judgment nila, uh-huh, mali, tutuloy lang. So pwedeng hindi pumito. Meron ba tayong siguro kumuha tayo ng special guest magbigay ng opinion niya? Ha? Pwede natin pakita. Pero sandali ah, pero yung PBA after that naglabas na ng ruling statement. Yeah. That it was indeed dapat. Yeah. 24 second shot clock violation and the play should have been stopped. Yeah. Okay? Pero yun na nga nangyari, hindi naman pwede i-replay yung laban. Yeah. And sabi na there was still time naman para makababa pa yung depensa. So
Well, baga, breaks talaga. It was a judgment call and you cannot order replay based on a judgment and, call. And it just adds to yung parang namumuong rivalry ng dalawang team. Mm-hmm. Diba? Kasi parang last week pa lang, the week before that, kagulo sila. Bakit? Ewan ko, wala namang ginawa yung mga fans, pinauwi. Ha? Ah, pinauwi yung mga fans? Hindi ba yun? Oh, hindi ba yun? Oh, merong ano, pinauwi may nanggugulo ata eh. Ha? May nanggulo, meron na from ibang generation eh. Talaga? Oo. Hindi, pero maraming mga opinions dito eh. Sa, ano, no? Sa nangyari nga na to sa game ng Ginebra. And meron tayong, tatawagin lang natin itong tao. Hindi natin pasasalitain. Okay. Papakita lang niya kung ano yung opinion niya doon sa nangyari. May special guest tayo dito. Alika na. Alika, huwag ka mahiya. Bro, kasi ikaw, ano eh, sabihin nila, biased. Bro. Hindi tayo, ano, bro. Anong masasabi mo doon sa, pakita mo ano, lang, ipakita mo lang kung ano yung masasabi mo doon sa, ano yung reaction mo nung na, ano yung reaction mo nung naagaw ni Jeff Chan yung bola? Hindi ka naman. Anong masasabi mo? Anong masasabi mo? Yung pang 70,000. Ayo! 70,000, masaya na siya. 40,000 na naman yun. Oh, sige, sige. Okay. Mamaya, makikita niyo pa ulit. Huwag mo tapakan yung bar namin. Kita mo, sobra. Tapakan mo eh. Yung bar mo. Talaga. So yun, at least masaya ang ano, Ray or Shine. May 40,000 na naman tayo. Hindi, so, may pambayad na siya nung fine. May pambayad na siya nung fine. Dahil pasok na ang Ray or Shine sa semifinals. At well, speaking of the playoffs, kompleto na. Mm-hmm. Yun naman ang good news. Good news talaga. Oo. Dahil tingnan natin bracket. Bracketology. Meron ba tayong bracketology? Hindi, papakita muna natin yung mga teams na involved. No? Pakita natin. Una, syempre, nakapasok dyan itong Meralco, Jay. Uh-huh. Grabe yung fight back nito ha, kagabi. From 20 points down, biglang fourth quarter, napaabot ng overtime. And remember, they did not have si Jared. Yeah. Oo, tapos ito naman. Mga kalaban nila. Okay, ito rain or shine ni Bo. Oh, just in the nick of time. Oo, grabe. Ayan, no? Talaga takot. No, nasaktan si Paul dun eh. Ay, ito, malakas itong team na ito. Oo. Ito yung talk and text na talagang isa sa pinakamalakas, pinakakinakatakutan. Mm-hmm. Alright? Ng lahat dito sa PBA. At talaga yan, si Johnson, ako, hirap niyan. Ito. At ito naman ang paborito kong team. Siyempre. Ba't pinakita pa yung siga ako? Ang dahi-dahi player, yan pa yung pinakita. Okay, yan. At si James, nako, maganda rin nilaro dyan sa series against Alaska. Okay? Kanino ka ba kampe? Tingin mo. But ano? Unahin natin yung Rain or Shine Meralco. Yeah, yeah, no. Rain or Shine versus Meralco, okay. Then talk and text mga kalaban. Rain or Shine Meralco. Panalo Meralco sa Rain or Shine nung elimination. Elimination. Pero tama 'di ba? Import pa nila, iba pa import nila noon. Tsaka kaka-start pa lang ng season noon eh. That would been the first 5 games of the season. Mm-hmm. So, very different team na yung Rain or Shine. I think they've already gotten their stride. Uh-huh. Yung Meralco naman, first time in a long time na pumasok ng semis. Yeah. Diba? Itong Meralco. And first time rin nila na nakalampas sila on a best of 3 playoffs. Dahil lagi silang... nakakalaban sino? San Miguel. Minsan, Pure Foods. Tatapat, so, yun. Pero ngayon... yun, nakalusot sila. Yeah, so, very inspired sigurado itong ano. And credit to Coach Norman. Yeah. Coach Norman, it seems that he's continually found the formula. Mm-hmm. Remember, yung talk and text, ano rin yan? Semis? Yeah. Last year nung nandun siya, was it quarters, semis, finals. Tsaka quarters, finals, tsaka semis. Finals. So, eto, binalik niya na naman yung team niya sa semi. So, and that's gonna be a good series. And also, credit to Rain or Shine, who, lagi na lang nasa semis yung ano. Number one sa elimination. Oh. Number one sa elimination. O, di ba? Tapos, kaya ang dami pambayad ng fine. Walang pakialam. Oo, kasi puro ano eh, puro bonus eh, di ba? Pero, and sinabi naman ni Coach Yeng, no, advantage nila in the series would be their experience. Yeah. A lot of guys... For Meralco, that they lean on, it's either been a long time that they've been in a
semifinal or this is their first time to be in a semifinal. Yun. So tingnan natin, no? Kasi it's gonna be tough against playing. Tsaka short series, ha? Buti sana best of five lang. Ang semis natin. So and they start that series tomorrow. Tomorrow on Tuesday. That's gonna be Tuesday. Yes, and 7 o'clock. It's always ano? Ngayon parang semis every day. Ano na yung mangyayari dyan. So magsa-start na nga itong series ng Rain or Shine and Miralco. Punta naman tayo doon sa atin. Okay. Ito siguro, if there's any indication, if the elimination game is any indication of how good the series could be, sobrang ganda ng series na to. Remember, the one time na naglaban ang Pure Foods tsaka Talk and Text, triple overtime. Triple overtime sa Davao. Sa Davao, panalo Pure Foods. So, that's just, kung, it just shows kung ganong ka dikit yung dalawang team na to. Especially at this point, ha? Yeah. Remember, the only team that stopped yung winning ways ng Talk and Text was actually Pure Foods in that out-of-town game. And ever since then, they haven't lost on the side of Pure Foods. Ilan na ba tayo? Six game win streak. So pareho rin ano eh, panggagaling rin yung coaches nitong dalawang team. Doon talaga ang ano. Actually, doon hindi mo na yun ay ano eh, sa player na lang magkakatalo. Pero ano, very interesting here in the semifinal cast is yung mga yung head coaches. Kasi Coach Yeng, yes, versus Coach Norman. Yeah. Coach Tim versus Coach Jong. Both Grand Slam coaches. Both Grand Slam coaches, si Coach Tim and Coach Norman. Tapos syempre, ang dami na rin titles ni Coach Jong at saka ni Coach Yeng. And sila yung tipong, I mean, if you look at the coaching world here in the Philippines right now, sa basketball, sila yung pinaka nire respeto. Yeah, the ones that are in the PBA right now, they should be the most bemedaled right now that are coaching, ha? Yeah, kasi combine mo lahat ng titles nila between the four of them. Dami yan. Kay Coach Tim lang eh. Ilan na ba yung kay Coach Tim eh. Tapos si Coach Yeng. Nakailan na ba si Coach Yeng? Siguro mga, ang dami na rin ni Coach Yeng. Tapos si Coach Norman rin. Coach Norman. And then si Coach Jong. Kasi sila na rin yung medyo pinakamatagal na nagko-coach. Yeah. And they all had their moments of dominance. Yes. Diba? A 2-3 year period in which, you know, their teams were always going to the finals. That's right. Diba? And it would be nice. It would be really nice to see kung ano yung mga adjustments na gagawin ng mga coaches niyan. Because aside from them having a lot of championships already, it also means that they've faced each other for many times. Yes, so ano pa yung bago mong bubunutin? Diba? Oo. Talagang ano, in terms of head coaches, talagang wala na masyadong ano yan. Alam na nila yung diskarte. They know each other very well. So it would all boil down to the assistant coaches. Tingin mo. Di ba? Pero yung mga sa players, it should be a good series for both. Tsaka mga matchups, ha? Yeah. Mga matchups. Ang gusto ko makita dito, di ba, yung sa Meralco Rain, kung aabot pa kaya ng Game 5 si Hodge. Medyo mamasayihin ng gusto yan ng extra rice. May natatawa doon, no? Parang may natatawa. Paano aabot yun, no? Tignan natin, mainit yan. So ayun, start na ng Rain or Shine Miralco tomorrow. And then Pure Foods and Talk and Text gets going on Wednesday. Bago tayo magkaroon ng Holy Week break. Alright? Ibaan muna tayo. Puro basketball. Puro basketball. Tayo, araw-araw natin. We'll do something different this week. Hindi tayo mag-guess ng mga player or mga coaches. Sino bang guess natin? Gusto na guess natin yung mga talagang mga Diyosa yung dating. Aba? Diyosa, okay yan. Dapat every week ganyan. O, pwede naman. Sabihin lang natin sa TV5, magpadala every week. Sige. Yung talagang mga beauty na. Yan, okay. So, showbiz naman tayo. Showbiz. Okay. Alright, we'll have Ritz Azul as our guest when the Bro Show returns. Alright, welcome back to the Bro Show, mga kaibigan. And as promised, Ritz Azul is in the bar. And hi, Ritz. Hello. I'm Richard, and this is Tito Jason. Hi, Tito Jason. Tito Jason. Bakit? Tito Jason. Kung naman nagmamaang-maangan ka. Pero kaname mo yung papa ko. Ah, talaga? Kakano niya? Kano ha? Kaname niya yung papa. Oy! Akala ko single ka pa.
Father. Ay, magandang lalaki siguro yung father. Kaya pala ganyan itsura mo. Magandang lalaki siguro na father. Ayun ba yung ano? Ano yung second name niya? Ayun ba yung Richard Jason Azul? RJ? Hindi, Richard lang. Huwag ka na... Di ba yung RJ Azul yun? Hindi. Hindi yun. Hindi ba yun? Hindi. RJ iba yun. Azul? Azul? Oo. Alam mo, first time tayo nagkaroon ng ano ng guest na na artista, na showbiz. Kaya, you know, you don't have to worry. Because this is not a typical, you know, showbiz talk show. Na magiging masyado kaming ma-intriga and everything, no? So you just have to relax, okay? And you know, just answer, ano. So first question is, how's your love life? Oh nga, medyo medyo relax nga. Ito, cheers tayo, cheers. Ubusin natin, no? Umiinom ka ba? Ah, oo naman. Ah, ano na ito? Mukhang matamis to eh. Guard, may ano, lumilipad guard. Bisita tayo. Sige, okay. Busin nyo na, na kasi ako tito lang ako eh. Tito, kaya may nakaka-order dahil nandiyan ka eh. Okay, so anyway. Okay. We always see you in the games. I mean, hindi naman always. Pero madalas na nagpupunta ka na sa PBA. Sino bang pinapanood mo? Actually, ngayon yung Meral ko. Ah, okay. Kasi nag-news kasi ako sa kanila. So, parang sinusundan ko yung games nila ngayon. And natutuwa ako na ngayon, actually, parang ngayon ko lang sila nakita ng pumasok nga sa semis. Yes, oh, yan. Yes, oh. At manonood ka dapat na ano, para lalo sila ma-inspire. Oo, sana no? Nga bukas eh, makapanood. Oo. Oh. Ang dami ko palang picture sa bar na to. Oh. Ay, oo. Oh, oh. Oh. Oy, yan. Ito yung yun. Nag-news. Nag-muse ka, ha? Si... Very beautiful. Si Sir Panlilio. Oo, oh, oh. Kaya pala... Sa ano to, di ba? Sa... Philippine Arena. Philippine Arena. Oo, oh, yung opening natin yan, ha? Ayan, so... Very glamorous, ha? Yung, thank you. Tsaka yung opening natin, napaka... Napakaganda. So, for first time ba nag-muse for the PBA? Yes, first time ko. Ah, okay. Sa tagal ko nanonood ng PBA, ngayon ako nag-muse. Ah, oh. But so, kung dati, if before you were watching, sa atin lang ha, ano yung, what team were you watching before? Wala nang makakarinig eh. Si MVP, marinig ako. Ah, Token Text. Meral ko, Token Text or NLEX? Hindi ka lang. Maraming ka lang magpipilian eh. Kaso wala pa yata yung NLEX noon eh. Ngayon lang yung NLEX. Okay, but do you have any sport na, do you engage in any sport? I mean, to keep yourself fit or hobby lang, kahit hobby? Minsan nagsushoot-shoot ako. Minsan. Ah, talaga? Talaga? Ay! Bakit? Gusto mo nang, gusto magpaturo? Sige! Nasubukan mo naman mag-free throw, yung mga ganyan? Free throw. Ayan. 3 points, di ko kaya eh. Hindi, pero free throw. Hindi, pati naman siya, hindi niya kaya yung 3 points. Kaya point. Ko yun. Kaya mo na? Oh, bagong All-Star, di mo ako napanood. Hindi. Nakashoot ako doon, ha? Hindi. Oh, meron ba tayo mga video dyan, no, ano, habang nagsushoot si... Para matingnan mo ko ano yung form na dapat palitan. Oh, kasi hindi mo alam, eh. Ah! Shucks, bakit ganyan? Soccer ba kayo? Ayun! Ayun! Pang-ilang atrap yun. Ano? Akala lang niya kasi nagtatanong ako, hindi niya alam pinuhunan ko sa nun eh. Oh, ano yung, paulit natin para ma-breakdown, pakislow mo. Bakit ganon? Ibe-breakdown ni, alam mo ba na si, ano, si Bro Richard, okay? Yes. Is actually one of the best free throw shooting coaches kaya in the Philippines. Kasi wala naman talagang ganun eh. Tatanong ko nga sana kung may award na ganun. Pero siya, tingnan natin ha. Medyo... Oh. Pink stepping ko nga pero siya eh. Hindi ano yung, not counted yan. I-breakdown mo. Ano pwede yung... ba natin i-slow-mo yun? Kasi ang daming mga... Ang daming mga ano eh. Ang daming mga dapat i-correct dyan eh. Tapos pag sinabing pause, i-pause nyo ha. Para makita natin yung... Sino ba nagturo sa yun yan? Ngayon, ayan. Oh, shucks! Pause mo muna. Kasi nasa likod ako para hindi ako makita habang binibidyo ko. Pause mo muna. Okay, ayan. Daya nyo naman eh! From there. Oo, maganda yung form ha. Pwede mo ba kami ilagay sa inset para ano? Hindi. Oh, maganda naman eh. Ayan. Oh, okay. Oh. Alam mo, pareho kayo ng tira ni Manny Pacquiao. Bakit? Hindi, si Manny Kaliwete. Hindi. Kaliwete ba? Hindi mo kasi alam kung Kaliwete o ano eh. Baka, yung ba yung idol? Idol mo naman siya, di ba?
Oo, sa boxing. Ah, oh, yun lang naman napansin ko. Pero shoot, ah. Oh, shoot. Oh, oh. Shoot. Pang ilang tira na ba yun? Pang 52. So, saan yun? I mean, where do you... sabi mo, tama, nagsushooting ka nga. Sa Pampanga. Sa ah, Pampanga. Ah, okay. Bakit taga-Pampanga ka ba? Hmm, Kapampangan. Oo. Oh. Oh, ano? Dami mga mababait doon. Akala diba? Ko magaganda dami, eh. Dami mababait. Diba? Eh, pangalawang tanong, ba't wala kang kalaro? Kawawa ka naman. Nag-iisa ka mag-shoot. Wala mo lang nag-aabot ng bola. Ha? Iniwan ako, nag-video siya. Ganun ba? Alam na kung sino yun. Sino? Kung sino yung nag-video. Sino yung nag-video? Secret dapat yun. Yan ah? Yung, ano, si- yung, doon yun yung sa first question mo. Ano yung first? Ah. Oo. Ah, okay. Ah, ganun ba yun? Sino ba mga, ano, mga, may mga kaibigan ba kong basketball players? Kaibigan ba kita? Ngayon na ako, nag-a-apply na kaibigan. Ay, yan ang kalaban ng Meralco. Oo, oo nga pala. Yung pwede kaibiganin yan. Oo nga, yung coach nila. Ah, Kapampangan. Yes, distrito, Kapampangan. District, magka-distrito ba kayo? Hindi, sa ibang district siya. Si Coach okay. Yeng. So, sino mga ano, nakilala mo na, at least nakilala or mga kaibigan na players? Ngayon, nakakausap ko si Bo Belga. Oh, si Bo. Si Gary David, Kapampangan oh, din. Oh, si Gary, tama. Oh. Si... Calvin. Kapampangan yun. Calvin Abuevan. Pero hindi pa kami nagkausap sa Instagram lang. Instagram. Ah, ito yung ano, mga pictures pa niya. No, sa ayan, Meralco. Meralco. Ayan sila. Mas mahaba pa buhok ni Reynel sa'yo? Oo nga. Eh. Oo nga. Eh. Ah, pero alam ko ka-close mo si ano si Erica. Yes, Erica Padilla. Nakasama ko siya sa isang show, Kidlat. Talaga? Ayan, no? Ayan. Tuwan-tuwa kayo, no? Oo, malas mo naman. Bakit? Kaibigan rin natin. Kaibigan natin yan. Oh. Si Erica. Ayan. So oh, pati si Benji, pati si Benji, ah. Oh. Ako nga kasi when she watches the show, kasi si Erica yung kasama si Erica. 'Di ba? Ayan. Daming pa pala nanood, ah. Marami na. Tapos wala kang pinapanood talaga in particular na player. Wala. Wala. Wala kang pakialam. this was before na nag-muse siya sa ano? Sa Meralco? Ito na yung Meralco. After kong mag-muse sa Meralco, kasama ko na ang TV5 Talent Center. Sinama ko na silang lahat. Ayun. Okay. Anak ni... Ang pangalan ng isang player ng Meralco. Uy, baka di pa na ina-announce sa may John anak na siya. Wilson. Ah. John Wilson. Number 8. Ako mag-iingat tayo. Baka di pa na ina-announce sa may anak na siya. Diba? Anak ni John Wilson. Si ano ah, na-link na sa'yo. Si Eman, di ba? Oh. Eman Monfort. Mm-hmm. Sa ano ba yan? So, nag-guest sila. Magkasama. Nag-guest kami sa isang halftime. Oo. Tapos. Ano ba? Final-up ba ni Eman yun? Nag-text ba sa'yo? Hindi naman. Nagka-communicate naman kami after nung guesting. Talaga? Tapos? Parang di seryoso ah. Nagbebenta siya ng watch. Nagbebenta ng watch? Hindi, joke lang. Hindi ah. Kala ko naman. Hindi, okay lang. Sabi mo, okay lang yun. Ayan. Ayan. Oh, ayan. Magkasing tangkad pala kami. Ayun pala si Miko eh. Oo nga. Ayan, oo. Bakit pala siya? Wala siya ngayon? Ngayon. Nag-try out. Ah, nag-try out. Sa 1D. Oo. Hype na nun. So, nakabenta naman si Eman sa'yo? Hindi eh. Kuripot kasi ako eh. Ano bang type mo? Yan. Bakit na yan? Gusto mo bang, anong type mo sa lalaki? Yan. Gusto ko matangkad sa akin eh. Wala na kagad yung dalawa. Bakit gano'ng katangkad ka ba? Hindi ka naman, ano? Hindi naman, mga 5'6 lang. 5'6? So sinasabi mo, mas maliit pa sa 5'6. Si Miko tsaka si Eman. 5'6 yata si Eman. Si Miko? Hindi ko alam. Ano ba mga height na ideal para sa'yo? 5'8 pataas. 5'8 hanggang 7. Ano? Oh, si PG Rock. Si Alabi, wala rin ano, boyfriend, girlfriend. Sino? Si Alabi. Ayaw import na ano. Oh. Sayang, si Junmar meron na. Junmar meron na, hindi na pwede. Meron na si Junmar. Si ano? Yun nga, si PJ Ramos. PJ Ramos. Ay, gusto mo, set up ka namin. Nakita mo na ba? PJ, PJ pangalan. Nagkukwento ni Bo kanina eh, pero malaki daw. Oh, lagpas ng ano? Lagpas ng...
Malaki ng konti. Malaki ng konti sa 5'8", no? Malaki lang ng konti. Hindi naman. Bayaan mo na, para sa bayan to eh. Oh. Para oo. Sa bayan. Oo. Diba? Diba? Kasi, oo. Kailangan talaga. Anyway, ano ka ba? I mean, are you attracted to mga athletes? Oo naman. Hindi lang naman basketball player, athletes. What makes them attractive? Kasi, sabi ni Jason before, there's something about men sweating. Yung pinagpapag... Oh. Ewan ko kung ba't na-attract sa mga pinagpapawisang lalaki. Siya nagsabi nun. So, ibig sabihin, ikaw na-attract sa mga pinagpapawisang lalaki. Alam mo kasi, problema, hindi mo kasi alam kung paano yung pinagpapawisan. Dahil nung player ka, hindi ka pinagpawisan. Oy, kaya hindi mo alam, wala, hindi sila na-attract sa'yo. Hindi, totoo ba yan? Hindi ko alam. Hindi, pag halimbawa, pag wet look kasi, parang sexy tingnan pag wet look. Pag wet look? Sexy. Siguro. Siguro, kaya ganun. Medyo malakit yan. Hindi ba yan? Yung iba yung pwede. Pawisan ka. Kala ko basta wet look eh. Hindi. Bakit yung ganun yung mga pinagpapawisan na... I mean, yun nga, basketball player, di ba? Parang dungis tingnan. No? Kasi pawis eh. Oo nga, parang mabahong tingnan. Pero gusto mo yun. Hindi, kasi siguro... Kapag crush mo yung isang tao or pag gusto mo siya, kahit pangit siya or kahit pawisan na siya, parang lahat maganda para sa kanya. Kahit na pawis na siya. Kasi parang yung napag-usapan natin to, di ba bro? Paano yung mga kunyari, karpintero, pawis na sa ilalim ng araw. Pinagpapawisan na lalaki yun, ha? Lalaki pinagpapawisan. Medyo ibang usapan na pala yun. Talaga. If given a choice, dalawa lang, artista o player? Player ng game or player ng ano? Player. Player ng ano? Ng yung game. Player ng athlete. Hindi player. Kasi pwede kang player na athlete at player ganyan. Na kasi ano, artista. Kasi maraming showbiz tsaka lahat player, lahat basketball yan. Players tsaka mga artists. Oo nga, yun nga yung saling tanong ko. Siguro athlete. Athlete? Mahirap kasi pag artista, lalo na sa trabaho. Bakit? Medyo critical sa trabaho kasi. Bakit? Dahil sa mga... For me lang. Parang mahirap kung parehas kayong artista kasi mahirap yung schedules. Tapos sa mga nakakahalubilo, iba din. Ayun. Bakit seloso ka? Selosa pala. Bakit ganun? Selosa ka ba? Siguro hindi ganun kaha yung pag... Normal na siguro maging selosa. Magkaselos. Pero hindi yung as in nang hahawak naman ng pagkaselosa. Kasi pag ano, naiintindihan ko bakit mas gusto niya yung pag yung player kaysa athlete. Kasi, di ba, kunyari, artista, may kissing scene. Kung medyo selosa ka, hindi pwede, di ba? Pag basketball, wala namang kissing scene eh. Oh, player, diba? Pag pero nagyayakapan. Nagyayakapan. Pero walang kissing scene. Kaya hindi ka masyado magsiselos. Tsaka walang babae doon. Saan? Wala bang babae doon? Doon sa court. Sa loob ng court, wala. Pero sa labas. Sa labas. Yan. Pag artista ka, doon mismo sa place of work mo, di ba? Oo, ang dami magaganda doon. Ano bang ano, meron na bang dumiskarte sa'yo? I mean, hindi mo sasabihin ko sa'yo. Bago mo talaga? Dumiskarte ng player. Okay. Yung sabaga, kumbaga, yung magpa, ano, you know, maali-aligid, mga ganun. Wala. Never? Wala. Nanonood lang talaga ako. As in, fanay talaga ako ng PBA. Sino yung mga ano? Mayroong good-looking players for you? Yan. Sabi ni Mo. I mean, you know, hindi naman necessarily, ano, di ba? Yung parang sunod ko, okay to, cute to ah. Nung assistant coach ng Pure Foods, cute to ah. Cute yung mga to ah. Ganun, sa coach na lang. Hindi, sa player na lang. Player. Nung bago si Chris Ellis, ayun, na... Na... Nung bago siya. Ngayon, di na. Luma na siya. Naluma. Naluma. Ang bilis mo naman magsawa. Wala pa natang apat na taon si Ellis. Luma na. Noona mo siya nakita. Noona ko siya nakita. Gusto mo na may headband siya. Kasi nakita mo na ba ngayon si Ellis? Nakita niyo na ba? Di ba? Long hair na. Nagabuhok na. Oo. Si ano...
Si Arwin Santos pumogi nung last game niya nung nanalo sila. Ah, nung nakashoot. So, nung hindi siya nakashoot, pangit siya. Kasi pumogi nung ano, last game. Ganun ba siya sabi? Ako naman eh, nagpapaliwanag lang natin. Wala ko sinabi. Malabi mo kasi pumogi. Rewind natin yung tape. Pumogi tape siya. Tape talaga. Tape talaga to. Ay, listen, live tayo ha? Ah, live ba? No, live tayo. Na papanood tayo hindi, sa ang explanation niya, hindi pa ganun kapogi. Pero mas pumogi. Mas pumogi. Mas pumogi. Kapampangan rin si. Pag nagminti siya, naku. Nabawasan ng pogi. Nabawasan ng pogi. Ano mangyayari sa kanya kung nabawasan ng pogi? Eh, yun din yung sinabi mo. Oo nga. Oo. Naging pa. Ay, naku. Sino pa? Sino pa ba? Si Chris Chu. Chris Chu. Baba, o nga naman. Ah, sige na nga, si Bobel ka, nakikinig kasi. Kanina pa kasi sa mga nang tingin. Nakatingin eh. Kahit sinong, ano, sa sinong tignan niyo, timid. Ako rin, o sige. Pati. Hindi, Bicolana din kasi siya, kasi half Bicolana din ako. Ah, okay. Ba't ikaw mabait? Nahaluan ng Kapampangan. Si Chris, so sino na? Chris Ellis. Chris Ellis. Si Arwin Santos. Para magkaka-level yung mga ngayon. Ha? Chris Chu. Sino pa ba? Si Hodge. Ah, si Cliff Hodge. Talagang inano mo, kailangan may galing sa Meralco, ah. Dapat. Alam mo, si Hodge, gwapo pa ngayon. Ha? May tsura pa. Pagkatapos ng series nila sa Rainers, hindi mo na makikilala yun. Hindi mo na makikilala yun. Sinasabi ko sa'yo, mag-iiba na mukha nun. Kaawa ako. Mag-iiba na siya. Doon sa Pure Foods, wala ba sa Pure Foods? Wala ba? Hindi mo naman sinasabi, kakampihan mo yung Pure Foods, sasabihin mo lang, may magandang lalaki doon. Sige, dun, diba? Si James Yop. Si James. Napaka-excited mo naman na si James Yap yung napili na mo. Pila na bang iba? Ha? Tagal ka mag-isa pa. Si Pingris. Si Mark. Si Mark. Yung mga the usual suspects. Oh, the usual naman. The usual suspects. So, pero bago yun si Arwin. I mean, usually, talaga, lagi naman nababanggit yung Chris Chu, si James, ganyan. Pati si Hodge, bago rin yun. Si Hodge, bago rin yun. Oh, kaya. So, I mean, yung Meralco fans and your fans can expect na, I mean, best of five naman to eh. So, siguro, I mean, dadaan ka. Oo, makakadaan ka naman. Oo. Eh. Hopefully, bukas, sana. Sana. Okay, mag-Holy Week na. What are your plans this coming Holy Week? Ayan. Sa Pampanga, marami. Ay, oo, ano? Di ba yung pinapako? Oo, dun yung mga. Di ba binawal na yun? Di ba binabawal yun? Ang pagkakaalam ko, pero may gumagawa pa rin sa amin eh. Sa daan nga namin, daming nagaganunan sa likod. Saan ka ba sa Pampanga? Santa Rita. Alam mo yun? Oo, alam mo yun. Sa lugar ng mga Pineda yun. Okay. Yan, sina Apple. Nakasama ko si Apple dun sa Santa Rita. Oo, kasi Kapampangan rin si Apple, di ba? Oo. Sa pageant. Nagkasama kami sa pageant. Pageant. Magkalaban kayo? Magkalaban kami. Sin nalo? First and second? O third and fourth? Sa ano yan? Title. First ano pageant yun? Binibining ano? Municipal. Sa municipal. Okay. So ano yung, what do you usually do pag Holy Week? Anong ritual or yung mga... Ganun. Nasa, with the family. Minsan nag-outing. Siguro, swimming. Nagbabalak na mag-beach ngayon. Yung sarap eh, no? Maraming talagang... with it, sa Pampanga lang? Or... Sa tabi ng Pampanga siguro. Walang kasi beach walang sa beach Pampanga, Pampanga eh. Puro desert. Marami lahat. Puro lahat. Pwede ka dun sa bukanan ng Pinatubo, mainit lang. Hindi kasi tagal na hindi nakapunta Pampanga. Kasi no, hindi, di ba nag-iba na yung Pampanga? Diba? Bakit? Dati kasi, pwede ka dun pag nag-ano ka, kunyari magsusubik ka, kailangan tatawid ka ng buong Pampanga. Ngayon, pag nag yung ano ka, S-Tex-Tiplex, wala na, hindi mo na makikita. Wala na. Hindi mo na. So, hindi na traffic doon ngayon, siguro. Wala na.
konti na rin siguro nagbebenta ng mga kahoy-kahoy, ganyan. Meron pa naman. Marami but pa. But interesting, may bibili kang kahoy? Oo. Oh, mura to. Mura to, wala na dumadaan eh. Yata naman. So ano pa, I mean, kanina naputol tayo. So gusto mo matangkad na lalaki. Ano pa? Qualities sa... Single ka naman ngayon or... Single. Okay. Ano pang hinahanap mo sa iyong ideal man? Malinis. Malinis? Oh. Malinis. Kailangan naliligo lang. Yun lang yun. Paano mo malalaman? Kung marumi. Halimbawa? Oo. Paano mo malalaman? Kunyari may tao dyan na ka... Ay, hindi malinis tong taong to. Pag ano, pag medyo syempre nangangamoy siya. Nangangamoy. Hindi, malayo pa lang. Malalaman mo ba sa malayo kung medyo malinis na yung tao? Bakit si Kuya tinitingnan? Hindi. Wala lang ko ba kung... Oto, dito na lang. Kung malinis yung tao. I mean, pagka... Siyempre, makikita mo kung nag... yung face ano niya. Mm-hmm. Kung malinis. Malinis. Kung malinis. Importante yun, malinis. Pati yung skin niya. Oo. Tinignan ko kuko ko. Hindi kasi ako kuko tinitingnan ko eh. Ah, talaga? Tapos puro black mo lang kuko niya. Malinis, matangkad, malinis. Oh, ano pa? Sige, gagawa natin ang portfolio. Ano tawa? Kasi mag-recommend tayo mamaya. May mga mag-a-apply mo. Hindi. Hindi, qualities lang. Qualities. Pero di mo tinatanong. Dito, nung sinetap namin, kailangan mo si Junmar. Mm-hmm. Oh, sinetap namin si Junmar. 1 week later, 2 weeks later. Tagal yung walang girlfriend. Nagka-girlfriend. Oh, oh. Wow! Tama. Pwede na. Oh, marami kami ang nakakaano wow. Dyan. Kami nakakabuo. Ang bilis naman ni Junmar. Oh. Di ba marami nagkikita sa mga bar? O ito, nasa bar tayo ngayon. Oh. No? Baka pala mo, may mamit ka dito sa bar natin. Kung, oh. kung hindi ka pa nakilala sa bar na to, ewan ko na. Ang dami-dami mong litrato. Oo nga. Naka... Bigla ako napaskin. Talaga pinopromote ka sa bar. Biglang pumaskin. Oo. Oh. Oh. Sige. Matangkad, ano malinis. Matangkad, malinis. Ano, siyempre, generous. Generous? Generous. Ah, okay ah, generous. Practical pa na. Gano'ng ka-generous mo? Yes, oo nga. At anong mga edad nitong generous? Gano'ng ka-generous? Ay, sabihin, pagka may okasyon, maganda magregalo. Lagi may dalang ng ampaw. Hawak, pak! Diba? Ano ba hindi pala boyfriend yung hanap. Babe, diba? Anniversary naman, natin no? Yan. Anong anniversary? 3-day anniversary. Ito na, tak! Anniversary, dapat maganda yung... Oh. Oh, lalabas kayo, maganda. Mga regalo, syempre. O, oh, diba? Hindi, syempre ang gusto ko, magalang siya. Magalang. Mm. May naiisip ka na ba, bro? May... Nahihirapan kasi ako ba? Dun sa pagdikit-dikit yung ano eh, matangkad. Ang hirap na sa generous. Malinis, generous, tapos... Generous, matangkad, malinis. Alam, matangkad. Malinis, generous. Generous, mabait. Ano yung ano, sumunod? Magalang. Magalang. Ah, pare. Pare. Pare yung kailangan niya. Matangkad na pare. Di ba pare? Bawal yun eh. Ha? Bawal. Pare, hindi naman pwede mag... Magano mag-asawang mag pare o magka-girlfriend. Di, ah, oh. Di ba? Bawal pa. Oh, di ba? Ano pa? Kasi yun yung makakahanap tayo. Makakahanap rin tayo. Oh. Ang hirap naman. Pati pala ako. Ano ba ano bang age limit mo? Kasi gusto mo ba mas bata sa iyo kasi no. Edad mo mas matanda. Ayoko ng child abuse. Ayaw mo ng child abuse. Oh. Dalawa lang yan. Kung ayaw mo ng child abuse, baka mangyari, ikaw matcha-child abuse. Hindi naman. Kaya kasi edad. Pala mo kasi kailangan edad naman parehong edad. Oh. Ganun, para pareho birthday nyo. Anong year ka pa pinanganak? 94. O, graduate ka na nun eh. Di ba? Nasa PBA ka na nga yata. Di ba? Excuse me. Ano? Excuse me. Bakit? Mas matanda ka sa akin. Kaya lang sinasabi ko, inunahan lang kita. Nagtatrabaho na. 94. So, kaya nga, anong mga age gap na allowable sa'yo? 5 to 7 years older. Hanggang ganun. 28. Hanggang dun. 27, 28. Okay. Ideal na yan. Oo. Pero wala, mahirap pa makakuha ng mga generous na gano'n. Oo nga. Mahirap. Baka hindi pa, ano eh, hindi pa,
Hindi pa ano, no? Nabibuild yung, except anak ng... At saka mga bigay lang nun. Treat you a beer. Red horse. Tayo. We have bottle of beer. Drink all you can. Diba? Kailangan ba, ano, kailangan na guwapo? Oo naman. Yeah. Huwag ka maniniwala doon sa sinasabi kahit hindi guwapo. Dahil pag gising mo, yun ang makikita mo pag dungan mo. Totoo ba to? Dito ka titingin araw-araw. pero doon sa mga nakakahalubilo mo sa showbiz, nakikita mo sa PBA, meron ka na bang nakikita? Ultimate crush. Hindi, ganun, yung malapit na sa mga qualities na hinahanap mo. Pag makakakita ko, it's either may girlfriend or may asawa at may anak na. Mm-hmm. Sana kung walang anak, no? Oo. Kung asawa lang. Ay, hindi pala, sorry. Ay, ano ba? Sana kung may anak lang. Hindi pwede. Hindi pwede ganun. Ah, so talagang taken na. Taken na. Laging ganun eh. Oo, yung mga pinaka, ano, the best talagang taken na. Oo. Parang... Kaya mapupunta yata ako sa medyo hindi ka gwapuhan eh. Hindi ko. Marami niyan ha, yung mga hindi ko. Generous. Oo, mga ano yan. Gumagwapo sila pag parang diba? Nakashoot lang yun ng 3 points na ano. Oo. Oh. Diba? Yung mga ano. What are you busy with right now? Yan. Right now, nasa tropa mo ko, unleash poof ako every Saturday, 7 p.m. at 2.5 daddies, 8 p.m. Saturdays din. Oh, buong weekend pala. Buong weekend, nandun ka. Oo. Magsasawa sila sa PBA na pareho yun, di ba? Mm-mm. After yes, game. Yes. Kaso medyo nauusog kasi kami kapag umu-overtime ang PBA. Naalala mo yung isang overtime? Oo. Tatlong overtime. Sino nanalo doon? Umabot kami ng... Teka lang, yung show namin. ng 8 p.m. na or 9. Nunood ako kahapon ng ano, 2 days ago nung... Tropa mo ako, Unleash Poop. Nasa beach, di ba? Mm-hmm. Oh, nasa beach. Nanonood ka talaga, ha? Oo! Favorite ko yun sa time slot na yun. Sa TV5, ha? Oo, tama. Ikaw, ano favorite mo sa time slot na yun sa TV5? Pareho! Tapos yung ano favorite mo sa TV5 pagkatapos ng PBA ng Sunday? Pagkatapos ng PBA ng Sunday? Yung ano yung two and a half days. Oh. Ako, yun ang sa akin, sa'yo. Oh, yun rin. Pareho. Diba? So, pareho comedy yung shows mo, ha? Walang drama ngayon ng TV5, eh. Before sa drama, ako. Oo. Oh. Ang last ko is... Ano mas challenging sa'yo? Para sa akin, yung comedy. Comedy? Mm. So, madali ka lang, ano? Madali ka lang paiyahin. Yeah. Kasi hindi ka nata-challenge sa drama, eh. Ah, sige nga, payakin mo nga. Yun, ayan, nasabi lang, Hindi, so madali ka lang, ano. Sabi ng direct na, to, sequence natin, kailangan umiyak ka. Ayun, may mga ganon. Kaya. May mga ganon. Kaya. No challenge. Ay, last taping ko nga lang sa isang indie film, na-shock na lang ako, meron palang iyak ang magagana. Oo, madali lang sa'yo. Uy, apa, alam mo ba, nag-indie film na rin yan? Ay, talaga? Hindi na, hindi yung tinatanong artista tong bro na to. Ano ba yan? Ano ba yung, sa'yo ba yung ano, unang starring role ni Nora Onor? Hindi! Hindi naman. Kailan ba yung, Wala, extra lang. Nagbukas lang ako ng pintuan. Pero ano yan? Wala na akong ibang role. Anong event yun? Alin? Ano yung? Hindi, Sinimalaya. Sinimalaya. Kailan? Matagal na. Ilang years ago. Pero nagbukas lang ako ng pinto. Wala nang akong... Walang speaking lines. Wala naman 10 years. 10 years na kasi ang Sinimalaya ngayon. Oo, pero... Nakalimutan ko na yung title nung ano eh. Nung ano, pero meron na. Na-nominate ka dun, di ba? Ha? Na-nominate ka? Best in opening the door? kaya mo yun. Paano ba yun? Ngayon, kung sabihin namin, sige nga, ayak ka, kaya mo. Magpatulo nun. Kasi parang, nung bata ako, parang ganun ako, di ba? Feeling mo kaya mo. Hindi, isipin mo, paano kaya yung mga audition ka, kailangan. Mm-mm. Luha ka, kaya mo? Ganun lang kabuti. Ngayon, di ko alam kung kakayanin ko. Saya-saya. Di ba? Depende kasi sa eksena. Minsan sa lines mismo, maiiyak ka na, tsaka sa ka-eksena mo. Paano ka ba na-discover? Sumali ako sa isang, sa Star Factor ng TV5. Okay. And this was when? Kailan yun? 2010.
2010. Wow. So matagal-tagal na rin. Oh, five years. So ano ka pa noon? Parang mga 16. Oh. Ba, okay. And then tapos unang show ko is mga nagbabagang bulaklak. Comedy 'yon. Title pa lang comedy. Nagbabagang bulaklak. Comedy. Ano 'yun? Nagbabagang bulaklak. Ah, drama siya. Yun yung kila, yun ba yung kila Rufa? Yung yes. Tamo. Update. Update. Alam ko lahat yan. Nag-search na siya. Oh, alam ko lahat no? Yan. Rufa. Rufa. Hindi ko alam. Then yung pagkatapos no. Rufa Gutierrez. Ano yung... Rufa Gutierrez. Babaeng hampas lupa. Oh, kasama dun si ano. Sino? Sino? Si Sir Freddy Webb. Ah. Sino ba yan? Sino ba yan? Sino ba yan? So, nagbabagang bulaklak at babae. Yun yung mga unang comedy ng TV5, yung babaeng hampas lupa. Kasi title pa lang makakakawa. Ay, may grabe. Iiyak na talaga. Okay. Tapos. Well, sino naka-discover sa'yo from... Hindi ko alam kung sino talaga, pero naging fourth runner-up ng Star Factor. Ah, okay. And then, after tapos, that? Tapos, nagka-show na ako after. Ah, and then, was that the last drama? Hindi na, meron pa siya. Hindi ka na naman nanood. Di ba yung, ano, yung... Glamorosa. Ano, hindi, yung sa beach. Ah, may Seabees Bay. Ayun! May Seabees Bay. Alam mo, hindi ako yung stalker eh. Ayun! Ako, at least ako sa ng basketball court lang ako eh. Ayun, ako sa TV lang. Show. Ako sa TV lang ako nagsastalk. Hindi, memorize mo eh. Yun lang naman eh. May sa beach ka pa eh. Oo nga, hindi ko alam, basta alam ko. Alam mo pa yung mga co-star niya eh. Oo, si ano yun? Sino? Sino kasama niya doon? Boyet! Boyet. Christopher De Leon! Ah, talaga. Ah, okay. Naging asawa ko siya doon. Ah, oh. Naging asawa mo? Oo. Oh, tapos meron silang ano doon. Parang nag-away sila. Ha? Nag-away sila. Tapos maraming iyakan. Yun yung story noon. Ganun ba? Nanood ka nga. Okay ah. Andali ah. Tapos, ano yung show niya? Ha? Tapos, ano pa yung show niya after noon? Pagkatapos noon? Oh. Meron pa siyang show na sumunod noon. Tropa mo ko, Ali. Yun na yun? Yun ba yun? Hindi. Meron pa isa pa. Ha? Kasama niya naman si ano? Sino? Si Derek. Derek. Si Derek Ramsey. Ha? Oo. Ano naman show yun? Yun, silang dalawa naman. Nag-away sila doon. Tapos, away na naman. Nagkaiyakan din. Iyakan na rin? Oo. Yun din yun. Ganun talaga. Asawa mo rin si Derek noon? Oo. Tapos may other woman. Oo. Ha? Oo. Tapos may iyakan. Sino yung other woman? Si Alice. Alice Dixon? Alam mo na. Alam mo na yun. Dapat guess rin natin yun eh. Oo. Hindi mo masyadong crush yun. Hindi naman masyado. Hindi mo masyado. Dapat next time siya na. Hindi, okay lang. Ano naman. Go through the process. Lahat yan. No? Oh, so, ang dami na pala, no? So, Derek Ramsey. Tapos, sino? Boyet. Tapos si Senator. Hindi niya nakasama. Hindi siya nakasama. Ang kasama niya doon sila Rufa Gutierrez. Ah, sabi mo kasama yung daddy. The one before that. Doon sa babaeng hampas lupa. Ah, okay. Uy, napi ka nun daddy niya. Hindi nga siya kasama. Hindi nga nagkasama. Ano ka pa? Ano ba? Inom ka pa. Inom ka kasi ng inom okay. Tingnan natin yung mga, medyo, ano nga, tingnan natin mga ibang pictures tipsy ni Ritz ako, eh. Bago tayo mag- May pictures pa ba tayo ni Ritz? Oo. Oh, meron pa. Sige, pakita nga natin. Saka yung sports medyo activities niya. Natitipsy ako dito. O ba? Ikaw ba yan? Oo. Oh. Ha? Asan naman to? Bakit ano? Ano yan, tropa? Gandam-gandamer. Wow. Parang kaming dalawa ni Valine. Ah, si Valine. Nga, si Valine nga, no? Oo nga. Ayan. Oh, sino naman? Si Valine pa rin ba to? Oo. Oo, oh, no? Oh, ano yan? Minnie Mouse. Ha? Minnie Mouse. Oh. Saan naman to? Tropa din. Mahilig kayo. Pero mahilig kayo mag ano? Oo, iba-iba yung characters namin dun eh. Oh, mukhang masaya. No, kailan kaya tayo mag-guest dyan? Ito, Sailor Moon. Sailor Moon ba? Sailor, oo. Oh. Aba, alam mo rin yan? Ba't alam mo yan, Sailor Moon? Eh, cartoons yan eh! Hindi naman yan ano? Nanonood ka rin yan? Oo! Ah, grabe ah! Talagang up-to-date ka ah. Sino yung character na yan? Si Sailor Moon! Kasa ba yan? Sino yung ibang character doon? Ha?
Sailor boy. Sailor son. Sailor son. Ayun, sports activities. Sports activities. Ni Ritz ang titingnan natin ngayon, ha. Okay. Aba, hindi lang naman pala shooting eh. Oh. Nawamana ka rin, ha? Oo. Ha? O, ano naman to? Ah, badminton. Badminton. Ang dami pala. Ang dami mong ginagawa. Diba? Ano? Play-play lang ako. Oo, diba? Listening to ano? Hindi, listening to music. Ayan, yeah, na sports well, ko. Well, that's a selfie. Oh, ano naman naging problema mo? At, ayan, oo. Oh. Pwede naman pag-usapan. Masakit sa puso eh. Pwede naman pag-usapan. Oo. Oh. Oh. Ito, ang tawag yan? Yoga. Yoga? Ah, dahil kay Erica yan. Erica, oo. Oh. Oh. Kay Erica, influensya ni Erica yan. Oo, na-influensyahan niya ako. Oh. So, ang dami palang ginagawa. Hindi lang pala shooting-shooting, no? Parang labas sa ilong eh. Parang picture niyo lang ako. Tapos ito, okay na. Oo, nga, no? Pero, I mean, typical day for you. I mean, kailan ka nakagawa ng mga, ano, ganyan activities? Kapag lang, ganyan, usually Sundays. Yeah. Sundays lang? Ah, I see. Pag weekdays kasi more on tapings, shootings. Aha. Pero, out of all of yung mga sports na yun, anong mostly? Badminton? Archery or archery eh no. Archery no, pero maganda 'yung archery talagang ano 'yung total body workout eh. Ah sige nga, ano ginagawa mo? 'Yung chan mo doon, tsaka ano papawisan ka doon, bro. Paano naman nalaman niya? Nag-archery ka ba? Ha? Namana ka ba? Subukan mo. Hindi ko nga eh. Subukan mo kasi 'yung archery 'yung sinasabi ko, ikaw 'yung pinapana. Tatakbo mo ka doon. Papakondisyon ka doon. Ikaw 'yung habu, ikaw 'yung ano, iilan. Nakakapagod 'yun. Pagod 'yun nga no. Pero ang pinaka ginagawa ko is badminton, then second 'yung basketball. Magaling ka na mag-badminton. Marunong lang. Hindi naman magaling. Sunod, basketball. Basketball. Sa Pampanga? Pampanga. Layo, no? Layo. Marami saka talaga. Saka pupunta? Basket lang ako. Saka punta? Pampanga. Basket lang ako. Sino gusto sumama? Hirap nun, ha? Buti nakakakuha ka lima. O solo lang? Ako lang. Solo lang. Yung mga pinsan ko. Yun ang kumukuha ng picture niya. Oo. Okay. May pictures pa ba tayo? Dana. Okay, wala na. Okay. Tama. Tama. Bakit naman? Diba? Sabi naman sa'yo. I-follow na lang nila ako sa Instagram. Ayan, follow sa Instagram. Ritz _ Azul. Marami akong pictures doon. Tweets, meron tayong tweets? Sige. Okay. Ayan, Twitter niya. At Ritz Azul. Oo. Sino kumuha ng Ritz Azul na Instagram? Naunahan ka? Oo, hindi. Sayang. Okay, questions tayo from Twitter. Okay, from Mark Suba. Kung gagawa ka ng movie, sinong PBA player ang gusto mong maging leading man? Max. Leading man. Oh. Yung pareho ng storya nung mga nakaraan, yung sinasampal. Magkasama kayo, tapos mag-aaway kayo. Ba't lagi mo kasi inaaway yung mga leading man mo? Ewan ko sa scriptwriter. So, sinong, ano? Tingin ko si Gary David pwede dyan. Bakit? Bakit naman si Gary napili mo? Umaarte na siya eh. Umaarte siya ha? Sinasabi mo, maarte si Gary David. Oo, maarte siya. Ngata niya yan, Bo, ha? Okay, sa kanya nang galing yun. Maarte raw si Gary David. Feeling ko may show sila eh. Magkaka-show yata sila eh. Oo. Sa bagay. Oh, si Gary, ano na yun, sumali na rin siya doon sa dance. Sa dance celebrity diba? Dance battle. Champion ba si Gary? Champion. So, si Gary, dahil maarte siya. Maarte, Okay, meron pa isa. From Uli. Ano yan? Ano ang hidden talent mo? Yeah, sample naman. Siguro si cameraman lang nag-tweet ito. Oh, ano ba hidden talent mo? Ano ba hidden talent? Ay ba, magaling kong sumayaw. Sabi na. Oo, magaling sumayaw yan. May music ba tayo? Jello, music natin. Meron ba tayo pwedeng patugtog? May music ba tayo dyan? Maghanap pa ako sounds dito. Hindi, kahit ano kasi, sample na tayo. Tapos, meron din tayo. Alam mo kung sino isa pa magaling sumayaw? Sino? Si Richard. Bro. Dapat may ka-partner. Ayun, bro. Hindi, sandali, wag ako. Di ba ganito tingnan kung mag-isa lang yung sumasayaw? Oo, bro. Kailangan mo yan. Yan ang hindi ko talaga alam gawin. Tito, ikaw na lang. Hindi pwede. Hindi, alam mo kung sinong proven na magaling sumayaw na nakita ng ilang milyong fans.
Bo Belga. Sa talaga yun. Ganda nun. Meron niyang ano, may mga paganong-ganon na sa'yo. Yeah, may, meron topless, tayo. Topless wala pa, wala pa tayo. Ano, ah, oo, oh, tsaka yung topless na. Oo. Oh, oh. Yung topless. Ano, yung ganon. Ay, oo, oh, no, ano, all-star. No, all-star. Oo oh, nga pala. All-star. Ano, sandali. Kinu-cue natin yung music kung aabot kasi ano naman. Oh, mapapakap na to eh. Okay, hindi tayo aalis dito kung hindi ka nagpapasample. Oh. Pwede bang ano, may sayo bang acapella? Wala. Dito na. Ah, wala. Lalagay ko na lang to dito. Wala eh, no? Bale, sige. Sige, may question pa ba tayo? Pwede tayong magtanong ulit muna habang pine-prepare natin yung... Yung gusto mong song. Oo, yung ating music. Kasi maganda yun eh. Pang-ending na yung sayo na yan, di ba? Uy, from RJ Magan Jr. Since you're part RJ. Of Tropa Moko Andy, joke naman dyan! Joke naman dyan! Sige na! Uy, ako nag-play! Joke naman! baka hindi na sila manood! Hindi, sige! One time lang yung joke! Guaranteed naman, tatawa kami. Ayoko na. Sige na. Tago na lang. Sabi sa'yo, di ba? Hindi to typical showbiz talk show. Oh. Mas nakakapagod pala ito. Kasi sa mga interview. Sige, joke naman dyan. Sample ng joke. Kita mo, wala pa sila sabi, tumatawa na kami. Tawa-tawa na kami. Okay, mag-aaman yung audience eh. Nakakahiya. Hindi. Baka masira karir ko nito. Bigyan ng script. Ng joke. Kaya mo, pag wala ka ng karir doon, kukunin ka namin dito sa Bruce. Gusto nyo ng tatlong joke. Tatlong joke? Ah, hindi lang isa, tatlo, tatlo? Pa. Tatlo? Kanina nahihiya, ngayon tatlo ibibigay sa atin na sige, joke. Sige, tatlong joke. Sige, tatlo. Oh, tatlo. Tatlong joke muna, tatlong joke. Gusto nyo, ready ba kayo? Ready. Okay, sige. Ano ba yung tatlong joke na yan? Joke. Ayoko na, nakakayo. MVP. Pwede ha. Very good. Very good. Galing. Parang di ako bagay sa tropa mo. Pwede yun ha. At least napagbigyan mo. Okay, napagbigyan mo. Sandali, ready na ba yung music natin? Pa-thank you muna. Oh, kasi pang-extra na natin yan. So, yes. Sandali lang. So, habang mag-extra, mag-invite mo muna ang lahat ng millions of... viewers sa natin. Millions of viewers natin ngayon, please watch Tropa Mo Ko Only Spoof every Saturday, 7 p.m. at 2.5 Doddies sa TV5 po yan, 8 p.m. Yun, okay. At saka, thank you Skin Central, Shawil Cosmetics, and Unisivler Time. Okay, ikaw, may papasalamat ka ba? Mamaya na. Meron ka. Huh? I'd like to thank for my breakfast. Kambal pandesal. For my breakfast today. Yung kambal pandesal sa Montellano Street, Alabang. Doon kang almusal, di ba? Ah, yung sa Alabang, yung masarap ng tinapay doon. Baka naman, I'd like to thank... May malunggay pandesal ba yun? Meron! Sarap nun! Doon lang sa Alabang, ha? Yun lang yung sa akin eh. Yung Montellano, okay? Mukhang mahal yun. Ha? Mukhang mahal sa Alabang. Mura lang doon. Ay, naghahanap ka ng ano. Meron akong promo. Mapagbigay. Bakit wala? Ay, hindi. Ano mapagbigay yan? Ano? Gusto mo yung ano? Generous. Generous yan. Sa pandesal. Sa pandesal. Bibili ka lang ng isa. They take one na kaagad. Kita pa rin. Take one. Buy one, take it. Ganun lang. Kasi ba? Hindi ka, kunin mo. Ah. Ano, buy one, take one. Ang hirap ng buhay ngayon. Nang i-guess sa tropa. Ayan na. Lapit na. Ganun naman dito, bawian lang ng guesting. Yes. Okay. So, ngayon, to end the show. On a high note. Yay. Sasayo na. Sasayo sa bar? Dali, wag ka na sumampa dito. Huwag ka mag-lead kasi bagong ano pa lang yung... Kasi madalas to eh. Relax to kanina eh. Okay. O sige, music. Inasin yung banda natin, nandiyan na ba? Hindi, ano banda? DJ! Ay, sorry. Combo. Nandiyan yung combo. Uy! Ay, nakam. Come on, DJ. Ayan. Ayan na, sige, game. Thank you, bro. Thank you, Ritz. Thank you very much. Dali. Sayo ka muna. Nagsa-thank you na eh. Hindi, sample eh. Okay, go. Ayan, thank you. Sige na, sample na. Hindi tayo ma... Bow! Ayan, tumayo siya! Sige, sample. Pwede na, maski nakaupo. Pwede na. Go!
Yeah. Thank you, bro. Thank Hope you, bro. Enjoy the show. See you next week. Nico, balik ka na. Ay, nako. Ay, nako.